Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Bravo po Manzano. At tayo po man ay magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise you. Opo, dakilang mapagpala ang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong sa Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangunan dalangin ng taong nilingisan. Aming minamahal ginagalan ng Pastor Evangelista Will Hermed and the Papa of God. Misa pa kami nagpupunik kapasalamat sa bawat yugto ng aming banal na gawa, pinagparti ng isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong pagpatuloy na pagkapadama na matampis na presensya patuloy kayo na sa aming sa tutuwi na O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumbaba. Himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakaroon, pagkukulang, pagsalansan sa banal ko oman. Patawaran mong bawat sa amin O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daloy ng spirit, walang wapala, at simpleng kamaraan ng maintindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita, matatiyan, maganda sa aming beloved webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at aking sinasaway ang lahat ng hadlang nakaaway, demons of pindas at downs of unbelief, cast out from them and bind the power of darkness on our Lord as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Purso Kristo at unagit sa lahat. Ako man nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdalit, pagsamba sa ating pinakamamahal na Purso Kristo na pinagbubukla ng mga biyaya and I give double all on respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Hermedo, the end time for of God. We love you so much, Pamela Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable son, Pastor Luis Almeda, and greeting as well to all the beloved children who Almeda family, at sa lahat po na ating minamating inibig ng mga kapatid at mga pamanggawa, sa lahat po na ating inibig ng mga bisita dito ngayon, and praise God, maging sa lahat po na ating beloved webcast viewers around the world, particularly po dyan sa bansang Amerika, at ang ating pong beloved, mga anak po ng beloved Minister Pods, beloved teens sa bansa Amerika, at sa lahat ng inibig ng mga kapatid na sipat ibang panig mundo na kung saan nakantabi sa ating live streaming, magandang hapon po and welcome to the Royal Family of God. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Beloved sons of God, always remember this one thing that we are in the end times. Tayo po ay nasa huling panahon na. Kaya nga po sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos, na kailangan tayo po ay laging ready, handa. Sapagkat ang mabait nating Ama sa Langit, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo ay babalik sa oras na hindi po natin nalalaman. Kaya nasabi po dito sa from the Gospel of St. Matthew chapter 24, verse 44, kaya nilaman po, Mateo 24:44. Gospel of St. Matthew chapter 24, verse 44. Therefore, be also ready for such an hour, as you think not, the Son of Man cometh. Dito po sa Mateo 24, versikulo 44. Kaya nga kayo magsihanda, 44, kaya nga kayo magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen, praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Ang mahal pong magpala sa kanyang banal na salita. So napakaliwanag, mga inibig ko, na wala pong nakakaalam ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit, tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat ang ating dakilang Diyos ay nagbigay po ng tunay na pastor at tunay na propeta ng ating mga kaluluwa upang tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. Ipinangaral, ipinaunawa sa atin, itinuro po sa atin ang sinyalis, mga inibig ko, ng kanyang nalalapit na pagbabalik, mga inibig ko. Kaya habang tayo nag-aantay, mga inibig ko, tayo din pitunuruan na lumakad ng ayon sa kalooban, sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo ng bawat sa atin ay maging maingat sa ating pong paglilingkod. Ingatan natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya na nasa atin ay higit pa sa kayamanan na nandito sa mundong ito, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin, may inibig ko, yung kaligtasan na nasa ating may inibig. Kaya nga, Biblia mismo na nagsasabi na we are in the last days, perilous time, redeeming the time for the days are evil. Ang panahon po ngayon talaga pong pasama ng pasama, may inibig ko. Ang tao ay sumasama rin, mga inibig ko. Andun mga grabing mga naging pangapalalo
wala nang paggalang sa mga kanilang mga magulang, mga inibigo, at talaga naman pong maging sa mga bansa nandun ay nandun na nambubuli, mga inibig. Ito yung mga sinyalis lamang, mga inibig, na nandyan pa yung mga kalamidad, mga salot, itong salot na itong COVID-19 ito na naging pandemic, mga inibig ko, na kung saan ay milyon-milyon na ang kinitil na buhay, mga inibig ko. Kaya ato yung natutuwa sapagat sa ating mga kapatiran, sila tinapos na nila yung pandemic, pero hanggang ngayon po pandemic pa rin, mga inibig. Sapagkat sa mga tunay na kang Diyos, itong pandemya na ito, na kung saan ay naging pagpapala sa lahat, sapagkat lalong pinagpala ang ating mga matatapat na lumakad ang ayon sa kaluban ng Diyos, na kung saan ay tumalima sa utos ng propeta ng ating pinakamalapanoom. Everybody say praise the Lord. Kaya sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko, ang mga paggera at andyan ang mga grabing mga forest fire, mga inibig ko, mga lindol, ito mga sinyalis lamang na tayo po yung nasa huling panahon na, mga inibig ko. Kaya nga ating minamat ginagala na pastor, mga inibig ko, talagang very wise na lagi niya sinasabi, huwag mong isipin na ang pagbabalik na niya ay bukas, lagi mong isipin ngayon. Sapagkat kung lagi mo iniisip ngayon, ibig sabihin, lumalakad ka ng ayon sa katwiran ng ating pinakamamahal na panahon. Erbaso, praise the Lord! Kaya nga po, minibig ko, habang po tayo po ay nag-aantay, naghahanda, minibig ko, sa nalalapit na pagbabalik ng Diyos, while we are patiently waiting to the near coming of our loving God, minibig ko, ay nandun naman po na kinakailangan na tayo po ay maging matiis, mga inibig ko, sapagkat lahat po tayo ay kakaharap sa anumang pong mga kapigatian sa mundong ito. Kaya ang sabi po dito sa banal na kasulatan, dito po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 7, 1 Corinthians 1:7, and James chapter 5, verse 8, magkasunod po ang basahin, kahili po. From the book of 1 Corinthians chapter 1, verse 7, so that you come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. From the book of James, chapter 5, verse 8. Be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. God bless you po, sa Tagalog. Dito po sa aklat unang Korinto, kapitulo 1, ang talata ay 7. Ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng pahayag o ipahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Santiago, kapitulo 5, ang talata ay 8. Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Amen. Amen. God bless you, kapatid. Palakpakan mo ang ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! So while we are patiently waiting to our loving God, sa ating bilang mga anak ng Diyos, ipinagkaloob po sa atin, mga inibig ko, yung wisdom, knowledge, mga inibig ko, kaalaman, upang malaman po natin yung nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya't isagawa po natin, mga inibig ko, ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Magtapat po tayo sa lahat ng bagay. Ito yung lagi nating inuulit. Maging sa ating pong paglilingkod, kinakailangan maging tapat po tayo sa lahat ng bagay, mga inibig ko. Sa pagbibigay, sa kabanalan, mga inibig ko, sa pagpupuri, sa pag-aayuno, mga inibig ko, lahat na inuutos na tinuro sa atin, ating mga magulang, sa ating mahal po ng ating beloved children, ito po'y ating pong isagawa, mga inibig ko. At habang tayo matyagang nag-aantay, mga inibig ko, patuloy naman po nating nakikita at namamalas at tinatitikman natin yung mga dakilang himala, mga inibig ko. Yung proteksyon ng ating dakilang sa buhay. Yung pag-iingat sa lahat ng mga aksidente, mga inibig ko. Mga kapatiran natin, mabibless, mga inibig ko, yung kanilang mga motor binangga ng mga malalaking trap. Isipin niyo po yung pong kanilang motorsiklo. Iningatan ng ating mahal na parang iniligtas maging ating makapatid. Yung bumper ng truck, yun ang nayupi ng paloob. Isipin mo po yan, mga inibig ko. Kayong mga tao nagtataka, mga inibig ko. Mga kapatid natin, mga anak nila, na kung saan ay along the highway kasi, biglang lumabas yung 6-year-old na bata. May isang humaharot na Pajero. Gano'n lang po baka laki ang katawan ng isang bata. Pagkakita na maraming tao,
Sabi ng mga taong nakakita, patay. Tumilang punang ilang metro. Yung ating kapatid, yung kanyang magulang na nandun sa loob na lagoon, nagpupuri ng oras na yun, narinig niya yung mga sigawan. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung ano man po yung kaguluhan na yun, iligtas mo po kung sino man po yung sinasabi nilang patay. Hindi niya alam yung anak niya pala. Kaya pag labas po niya mga inibig ko, nakita niya mga inibig ko, yung anak niya tumayo, nagpapagbag. Ah, nagpalakpakan yung mga tao doon. Hermasyo Bezalo! Dito lamang yan, sa gawain ng Jesus, meron ang Crusade International Mission. Dito natin nakikita na mamalas yung mga dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan yan ang ngayon, dahil meron siyang propeta ng Diyos, meron tayong totoong pastor na nalalangin araw-gabi ng sasakripisyo, nag-aayuno upang yung ating mga panalangin ay dinirinig ng ating dakilang Diyos sa buhay. Hermasyo Bezalo! Kaya mga iniibig, napakapalad po natin sa lahat na mapalad sapagkat tayo napabilang sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Napatingan ko ngayon patutuloy sa nating kapatiran. Sabi niya, sa lahat ng pinagpala, isa na ako sapagkat ako'y napabilang sa gawain ito. Anin mo ang maraming kayamanan, karangyaan sa labas, sa mundong ito, kung wala ka naman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Useless, sabi niya. Kaya totoo mga inibig ko. Yung mapabilang po tayo sa gawain ito, isa na pong pagpapala po yan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi pa ng balang sulatan, mga kisdi naman kayo, papagtibay ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Kahit anuman po mga trials, persecution, na ating kinakaram, mga karamdaman, mga inibig ko, mga kalamit na magiging kamatayan, mga inibig ko, ito po hindi makapaghihiwalay sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi naman po lahat ng paglilingkod natin, mga inibig, rosas, mga inibig ko, meron tayong mga talagang kakaharapin na mga pagsubok. Ito'y paglilinis din po sa atin upang tayo'y handang haharap sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hermasyo Bezalo! Kaya sabi ng balang sulatan, ang makapagtis lamang siyang ang maliligtas, mga inibig ko. Kaya malapit ng ating katubusan, mga inibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapanan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, sa 1 Corinthians 16:13, watch ye stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Ingat kayo, magpakatibay kayo, sa pananampalataya, kayo'y magpakalalaki, kayo'y magpakalakas. Oh. So mag-ingat daw po tayo sa ating pananampalataya. Magpakatibay tayo, magpakalakas tayo. Ang sabi dito sa 1 Corinto, this is a stress, mga inibig. Hindi nagpapalakas ka pupunta kung saan-saan para bumuhat ka na malalak, para lumaki ka, para ikaw lumakas. Hindi po, yung ikaw'y laging nagpupuri, yung ikaw'y laging nagsasagawa ng banal kalooban ng Diyos, yan ka lalakas bilang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Herbaso, praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod, mga inibig, what does the Lord require to each and every one of us? Ano po ang hinihingi ng Diyos na dapat nating gawin upang kung darating ang Diyos anytime now, tayo po'y handa. We must live a blameless living, perfect obedience o sakdal na pagsunod o constant abiding. Ito po ang gagawin natin. Ating pong basahin itong mga verses na ito, mga inibig, dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, and 1 Timothy chapter 6, verse 14, and 1 John chapter 2, verse 28. Kaya nilaman po. The first book of Thessalonians, chapter 5, verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. The first book of Timothy, chapter 6, verse 14. That thou keep this commandment without spot, unrebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. First book of John, chapter 2, verse 28. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. God bless you po. Dito po sa 1 Thessalonians kapitulo 5, versikulo 23. At pagkabadali kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang iyong espiritu at ang kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa 1 Timoteo kapitulo 6, versikulo 14.
Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kabintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa unang Juan Kapitulo 2, 28. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung kayo mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga paya sa harapan Niya sa Kanyang pagparito. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ipinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang bagay na dapat na gawin, mga ibig ko, na tayo po ay mamuhay ng may kabanalan, a blameless living, mga ibig ko. So we have to present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. And be not conformed to this world. Bagamat tayo po na sa mundo pang ito, mga ibig ko, huwag tayong makikiayon sa gawa ng mga sanlibutang ito, mga ibig ko. Imiwas po tayo dyan. Lumayo po tayo dyan upang hindi po tayo maagaw ng kaaway ng Diyos. Iharap natin ang ating mga salitong banal na kaaya-aya sa harapan ng Diyos, sapagat the one who called us is holy, so we must be holy in all manner of conversation. Maging banal po tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay, maging yung lumalabas sa ating mga bibig. Wala na po yung mga jesting, mga pagbibiro, yung mga mahal na salita. Ito po laging pagwalhati na lamang sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Perfect obedience, mga inibig ko. Ibig sabihin, mga inibig ko, na tayo po ay sumunod. Tayo po sumunod ng perpektong pagsunod at walang dungis at walang ikasasaway. Maging masunurin po tayo. Tinuruan po tayo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Di ba labi, sirin ko ba paano tayo lumakad ng ayon sa kalooban ng ating dakilan sa buhay. Yan po yung ating gawin upang tayo po lahat ay pagpalain ng ating dakilan sa buhay. Constant abiding, mga inibig ko, at ngayon mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung Siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga papahiya sa harapan Niya sa Kanyang pagparito. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal kayo'y magsitatag at huwag makilos na lang sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So tayo po'y manahan at tayo po'y magtiwala lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Isagawa po natin ang lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pag sinagawa mo yan, mga inibig ko, pag ikaw'y manalangin sa puno ng dalangin at minimahati ng pastor, nandiyan po kaagad ang katugunan ng ating mga panalangin, mga inibig ko. At tayo po'y magsitatag at huwag makilos. Ibig sabihin, anuman pong ating mga kinakaharap ng mga trials, persecution, mga inibig ko, mga kapighatian, maging nakamatayan, ito hindi makapaghiwalay sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos na buhay, mananatili tayo, magpapatuloy tayo, maging matatag tayo, mga inibig ko. At lagi tayong sumagana sa gawa ng Diyos. Ibig pong sabihin, mga inibig ko, yung po mga inaatang sa atin na mga duties, kung tayo po tinawag ng mga mangangaral, mga manggagawa, mga amamang awit, manunugtog, o membro ng gawa ito, pagbutihin po natin yung po mga ibinigay na talento sa atin upang lalo pa itong pagyamanin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gawa ng Diyos, wala pong pagalingan. Isa lang ang magaling dito, ang ating dakilang Diyos na buhay. Walang pagkakampi-kampi, walang pagkabahagi, mga inibig ko, nandun lagi ang pag-ibig na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na yan ay itinuro sa atin ng ating minamahal na Ginagana, Pastor, ang mga Bible study, ating beloved, honorable son, Pastor Lisa Almeda, na ito'y lagi natin iti-treasure, mga inibig ko. Isang tsak na bagay, andun tayo, anytime na babalik ang Diyos, handa tayo, mga inibig ko. At hindi po liko ang dakilang Diyos upang hindi niya makalimutan yung mga lahat na mabuting ginawa natin sa Kanya. Lagi niya tayong gagantihan. Meron tayong reward. At pag nagawa natin ang mga bagay nito, ano yung pangako ng ating mahal na Panginoon sa bawat sa atin, mga inibig ko? Yung joyful expectation na inaantay natin, mga inibig. Last verse, dito po sa Titus chapter 2, verse 13. Kailin lamang po, maghanda na mga awit, manurugtog. From the book of Titus, chapter 2, verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Amen. God bless you po. Dito po sa aklat kay Tito, kapitulo 2, ang talata ay 13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa
at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Napakagandang pangako ng Diyos sa ating pong paghahanda ay meron po pala tayong pag-asang inaantay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, isagawa po natin, lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Rapture will take us any moment, mga inibig ko. Hindi natin alam ang oras ng kanyang pagbalik, kaya maging handa po tayo sa ating kinagisnang reliyon, sect na denominasyon. Itinuro din to na meron tayong inaantay na second coming. Pero hanggang doon lang yun. Wala tayong inaasahan doon, mga inibig ko. Subalit tayo pinagpala, subalit tayong pinagpala, simula lang tayo po yung mapadako sa gawain ng Jesus, meron ko sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, na dito meron totoong pastor na ating kaluluwa, totoong propeta na isinugo ng Diyos, mga inibig ko. Kaya huwag na huwag po mag-aalinlangan ng sinuman sa ating minamadginigal na pastor. Napakinggan niyo po yung patuto kanina? At yung beloved brother, Elpidio po yata yun? O, yun po nagpatuto kanina, brother? Hindi siya naniwala sa sinabi ng mahal na pastor na totoong langit. Alinlangan siya sa mahal na pastor ay hindi propeta. Isang araw, mga inibig ko, namimita siya ng bunga ng punong kahoy, mga inibig ko. Pagkatayo, imito po ba yun? O, tapos bigla niyang ginanon, pikit mata. Pagkatapos pagmamayama, pagbaba niya sa lupa, meron dalawang anghel na nagpakita sa kanya, kinuha yung dalawang kamay niya, inakyat siya unti-unti, pataas ng pataas! Kita niya, alapaap na, ula, pagkatapos may andun sa sakaharian ng Diyos, sa ating pinakamalapan noon. Inilibot siya roon. At nakita niya ating pinakamalapan noon, nagliliwanag, grabe, liwanag. Ito ang kaharian na itinuturo ng inyong mahal na pastor. Ewan siya, Pistolo! Totoo, meron tayong inantip na pag-asa, mga inibig ko. Kunting panahon na lang ating titiisin, mga inibig ko. Napakaganda. Kung ano yung mga tinuro at minumala pastor. Yun, yung nakita niya doon, mga inibig ko. Yung mga nandang sipan na kasulatan sa Revelation. Grabe, mga inibig ko. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, magsipaghanda namang sapagat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Anytime ang Diyos ibabalik, isa lamang po ang aking iwang tanong sa inyo. Handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo, mga inibig ko? Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig. At sa lahat inibig ng mga paguan, magiging sa ating beloved webcast viewers, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po araw ng pagtanggap, hindi sa araw ng bukas. Habang ating inaawit, ang papuring awiting to, handa ka na ba? At habang kiminibig ang pumatawan sa aking beloved co-preacher, beloved brother Joey, amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Hill Cruz. Amen. Handa ka na ba humarap sa Diyos? Patuloy po ang aming panyaya sa lahat ng mga bisita, mga paguhan. Maging ating live webcast viewers all over the world na nanonood at nakakapanood. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Handa ka na ba? Are you ready now? Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas.
yan ang laging pinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Handa tayo sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At lagi nating isipin, anytime from now, babalik ang ating pinakamamalapay ng Jesus. Maraming salamat sa kanyang banal na mensahe. Opo, mahal na Panginoon, iahanda namin ang aming mga sarili. Ipangako natin ang isagawa natin, mga minamahal ko, upang tayo hindi maiwan, bagkus makasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon doon sa langit, sa kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord sa ating minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo po'y pinagpala dahil alam namin na ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo dito sa banal na gawain. Narinig niyo po ang mga buhay na patotoo, nagpapatunay ang kamanghamangang gawa ng ating pinakamama na Panginoong Jesus sa bawat tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyong narinig ang mga patotoo, ang kanyang mga dakilang tanda, kababalaghan, mga himala, nakatuparan na kanyang ipinangako sa banal na kasulatan. Kung ibigay mo ang iyong buhay, isuko mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tanggapin mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, ikaw rin ay pagpapalain. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, bumaba mula sa langit, nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng maraming tao at nabuhay na mabuli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan kanya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. At ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Kaya pag lubog mo sa tubig, sa tapat mong pagsisisi, patatawarin ka ng Diyos. Lubos ang kanyang pagpapatawad. Magiging banal ka, patahon mo, malinis ka na, anytime, siya naman ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Kaya sinasabi po sa banal na kasulatan sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa mga oras na ito, kayo po'y magpakumbaba. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, kayo po'y pumikit at yumuko, sumunod po sa panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba. Ako'y isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo ngayon mula hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Manatili pong nakataas ang inyong mga kamay, makipag-ugnayan, at kami naman po ang mananalangin para sa inyo.
Opo mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matapis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na mala Pastor Evangelista Wilde Almeida, your end time prophet. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po isang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang yung kamay. Na isagawa na po pananampalataya at pagsisisi. Kayo po'y magbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at magpatuloy po sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Totoo pong nandyan po ang kagalingan, pagbabago ng buhay, kapayapaan. Lahat-lahat ay ibibigay ng ating dakilang Diyos kung tapat niyo siyang paglilingkuran at sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya anyayahan niyo po yung mga kaibigan ninyo, mga unsaved loved ones, i-testify niyo, ipatotoo niyo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you po. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Ralph Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Joey. Magkaisa po tayong tumalangin, mami na mahal. Magsisi po muna tayo bago po natin hilingin sa ating mahal Panginoon ang ating mga prayer request. Hallelujah. Mapagpala po namin Diyos sa mga parents sa lahat. Pinakamamahala Panginoon Jesus. Sa unang dalangin ng aming beloved and pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, kami po ay ninikluhos, singarapan, nagpapakumbaba, mahal po yung nagsisisi sa mga kami nasusumpungan sa aming pagkukulang, mapagkakasala, pagsalangsang sa mga kautusan, patawarin mo kami at tulungan mo kami, mahal Panginoon. Masunod po namin lahat mong kautusan upang maging handa sa iyong pagbabaling at magamit po rin kami sa napakalawak mong gawain, mahal Panginoon, sa napakalawak pang maligtas na mga kalula bilang ilaw at asin sa libutan ito, mahal Panginoon. Tao sa puso, dakilang pasasalamat, mahal Panginoon, na alay po namin sa araw-araw, mahal Panginoon, nagkaroon ka ng totoo mong propeta. Amin na mga ginigalang, mahal Pastor Kabalik at beloved children, mahal Panginoon, ng buong katotohanan, mahal Panginoon. Kaya kami tiyak ang buhay na walang hanggan, mahal Panginoon. Hallelujah, tinatama sa po namin lahat, pagpapalang spiritual, physical, material, pagpapalang kahit ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay, amin, maginigal mga pastor, all beloved children, mga Panginoon, ay lubos po namin, pinasalamatan lahat ang pinubuhos mong pagpapala mga Panginoon, upang patuloy na may papangalan ng isang ebanghelyo sa buong kinapal, bago ka magbabalik mga Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puruhin ka mga Panginoon. Mami naman, ilihas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan, may karamdaman. Isip po natin, beloved na world pastor, naglihas po sa atin, maging sa ating mga loved ones, o na mahal, hallelujah, at i-cast out po natin lahat na masamang espiritu, karamdaman, problema, bisyo, sa pangalan ni Jesus, di mo sa cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbians, marital problems, financial problems, hallelujah, bilibang doubts, carnal, deep, and being glory, pride, last group, Gubito sis materialism, cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out in Jesus' name, be healed, and be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal Panginoon. Hallelujah. Salamat po mahal Panginoon sa katugunan po sa lahat ng ayong nadalangin. At bilang pasalamat sa ating mahal Panginoon, mami na mahal, isigaw po natin mami na mahal makapariyang a billion times na pagpupuri sa ating mahal Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay lang sumayin na bilang pasasalamat, pagpupuri sa ating mahal Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you so much, we love you so much, Lord Jesus. Glory, glory to God. Puri ka, mahal Panginoon. Praise the Lord. God bless you po, may namahal. Praise the Lord. At tayo nga po itatako sa ating po mga announcements for our beloved today preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God
God bless po, Brother Raph at mga minamahal, bago pong ating panalangin sa pagkatapos through beloved Brother Johnny, my beloved co-preacher, mga minapatuloy po, nagpapatuloy po ang banalagawa ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, huwag niyo pong kaligtahan. Sa mga baguhan po, ay minamahal bisita, at tayo po, meron po tayong CV program, bukas po ng Sabado po sa gabi yan, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade, it is being telecast every Saturday, sa gabi po yan, Saturday in the evening po, sa PTV Channel 4 po, from 10:30 p.m. up to 12 midnight, mga minamahal. At ito pong this coming Sunday, mga minamahal, ito pong Aaron Lingua Sunday po, that is July 17, mag-start po tayo ng 10 a.m. po, 10 in the morning, up to 4:30 in the afternoon, mga minamahal, ito pong darating na linggo. Next week naman po, ang ating pong banal, ating ripong central live stream, mga next week po ay July 20 and July 22 po. That is, those days are Wednesday and Friday po respectively. 1 p.m. po ang ating pong simula. Again, 1 p.m. up to 6 p.m. po tuwing araw po ng Miyerkules po at Linggo, mga minamahal. Meron po ang TV program, ang Jesus Miracle Hour. Ito po ay ating po mapapahinggan, mga minamahal. Yan po ay gabi-gabi, Lunes hanggang Sabado po sa DZME, sa Radyo 1, 1530 po, sa inyo po ang mga talahapitan ng inyo po mga radyo, 1530 kilos, ayun, on your radio dials, mula po alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At inyo rin po mabibisita, mga minamahal, sa ating minamahal mga webcast viewers, sa mga visitors po natin, ating po ang website, www.jmcm.org. At maaari din po kayong tumawag sa lahat-lahat ng ating po minamahal ng kababayan po dito sa Pilipinas. Also, our beloved viewers here and abroad po, you can dial for prayer and counseling. Our landline numbers are 8372 and another number which is available for 24 hours, 8375-1148 po, mga minamahal. At yung minamahal ng kababayan po, those who are calling outside of our country from abroad po, just add the Metro Manila area code which is 0202-8375-1148 for prayer and counseling. At mga minamahal po, makisuyo po, nakikausap po tayo, panatilihan po natin ang kalinisan sa ating buong kapaligiran, mga minamahal, para kung gaano po na tayo po pumasok na napakalinis po ng ating pong lugar, mga minamahal, lilisan din po tayo na malinis din po. Marami tayo mga trash bins yan, mga minamahal, yung mga pinagkainan po natin, maaari po natin ilalagay dyan, mga minamahal. Marami po mga black trash bins dyan. Diyan po natin i-dispose na kasalansan yan sa isa pong lugar, mga minamahal, para naging napakalinis po. Before you leave, mga minamahal, diyan nyo po iiwanan yan, mga minamahal. At yun po ang JMCM bank account. Huwag nyo po kaligtaan sa lahat-lahat ng ating pong minamahal na kapatiran upang marami po mga bilyon-bilyon mga taong wala pong kaligtasan ay makalapit po sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Who knows, maaari mga nyo po mga acquaintances o mga relatives nyo po ang susunod po na ililigtas ng mahal na Panginoon. So our JMCM bank account, mga minamahal, sa mga mayroon pong time na makapunta po sa banko for our pledges, vows and tithes and offerings po, yan po ay sa Banco de Oro, favorite branch po, any part or any branches of Banco de Oro, mga minamahal, nationwide, pwede po kayong mag-deposit. Doon po sa deposit slip, you can write down na po yung pong JMCM, mga may the acronym JMCM po, sapagkat yan po ay nasa database po, ang mga minamahal ng PDO po. The whole name ng ating pong savings account is Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or JMCM, or JMC. Ito po isa pong SA or savings account, and the account number is 0003902-68577 upang ang pagpapala na ating mahal na Panginoon, wala nang po sapat na silid na kalalagyan. Amen. Sa atin po, mga managaya ng iba, ang mga patutunan, mga minamahal, despite this ito pong malady we have been in, o patuloy po, it lingers po, mga minamahal, yung iba, they have never felt daw po yung pong pandemic sapagkat ang ating mahal na Panginoon ay tapat sa kanya pong pangako. Amen. Glory, glow to God. At pong pakatandaan, tayo po yung nagbibigay hindi po sa tao, bagko sa ating mahal na Panginoon, sa gawain niya po niya for the furtherance of the gospel. Tayo na po ito may habang atin na pong pinagkakaloob ang lahat ng panahon para sa ating closing prayer. My beloved co-preacher, beloved Brother Johnny, sinambunan. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, beloved Dr. Calarcon, mga minamahal. Tayo po yung manalangin, dakilat ng pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapapangalan mo aming pinakamamahal na Pasos, at sa unang dalangin ng aming ginagalang at pinamahal na Pastor, Evangelista Elizabeth Almeda, Your Temporal Prophet, Lord God, pinakamamahal na Pasos,
Amin po ito sa puso na nagpupuri at kapasalamat sa matagumpay at tatapos yung banal na gawain, yung pinagpalat nilang isan. Maraming maraming salamat po, malapay noon sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming napakinggan sa araw na ito at lalong higit sa lahat sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin na darama sa Tuitwina at malapay noon sa aming paghiwa-hiwalay, sa aming pag-uwi, gabayan mo kayo pag-ingatan para tingin mo kami na malhati sa aming mga tahanan at ilayo mo kami sa lahat ng magawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran at sa lahat ng mga webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa sa Panginoon. Nanigit ako sa iyong mga mata. O, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with love of a sweet Lord. Yes, I love you. Jesus, that was your mark, please, Lord.